So guys, welcome back to my channel guys, Marcos Jacob Edition. So bali ngayon guys, pag-uusapan natin yung IPO. So meron na namang initial public offering yung Philippine Stock Exchange ng Bank of Commerce. So dito guys, bali pag-uusapan lang natin yung subscription natin through PSE para at least talagang makukuha natin yung gusto nating number of shares na gusto nating bilhin, especially guys kung merong magandang stocks katulad nung previous sa IPO ng Citicorp guys, no. So ang daming hindi naka-subscribe. So pag dito tayo sa PSE AC, so talagang yung number of shares maximum ay kaya nating kunin. So ito yung topic, na pag-uusapan natin guys. So subscription ng IPO gamit ang PSE AC account, ito do payment gamit natin yung ating call financial account. So bali ito yung details guys, no, yung bagong IPO ngayon ng PSE Bank of Commerce. Yung stock symbol niya is BNCOM. So yung start date niya is March 16, 2022. Yung end date niya is March 22, 2022. Sa final price na 12 pesos. Sa final price na 12 pesos guys. So ito yung details ng Bank of Commerce. So kung gusto nyong mag-subscribe ng IPO ng Bank of Commerce, so pag-uusapan natin to isa-isa. So kung pupunta tayo guys, pag nakalagay na tayo sa ating CWOL account, so meron dito yan, initial public offering. So sa tuwing may IPO guys ang PSE, magpa-pop up din yan dun sa account natin sa Call Financial. Katulad nung previous REITs ng Citicorp, so meron yan dito ngayon dahil meron na namang upcoming na IPO, so magpa-pop up yan dito. So pag click natin to guys, mapupunta tayo dito. So ito yung option kung Call Financial subscription ka or PSE subscription. Yun nga guys, ang difference lang nito, pag sa Call Financial ka mag-subscribe, yung number of shares or yung gusto mong amount ay hindi talaga agad-agad maibigay, kasi depende pa yan guys, no? Iraraffle pa yan ng Call Financial, especially kung maganda yung stocks katulad nung sirit nga, katulad nga nung Citicorp, so marami talagang walang, marami talaga yung hindi nakakuha. Unlike pagka PSE, yung isa sa, yung subscription mo ay maibibigay talaga sa yung gusto mo, yung number of shares na gusto mo. So pag click natin yan guys, mapupunta tayo doon sa ating account. So bali guys, meron na rin akong previous sa vlog nito, paano mag-create ng PSE EC account. So pag naka-login na tayo guys, so ito yung previous ko. Ito yung previous subscription ko ng Citicorp na nakuha ko nga lahat yung number of shares allocated, 20,000 shares. So yan yung na-subscribe natin. Paid siya by CUL account. So ito yung upcoming guys. So kung mapapansin niyo dito guys, wala pa tayong allocated number of shares. Hindi pa tayo subscribe. So ngayon, ang gagawin natin, magsusubscribe tayo ngayon. So kiklik lang natin dito guys sa action. So pag clinic natin yung action guys. Ngayon lalabas na siya. So ito na yun guys. So ito yung stock symbol. Tapos yung start date ng offering niya is yung March 16. So mag-end siya ng March 22 sa final price na 12. Minimum share of subscription is 100. So bali dito guys, dito tayo magpi-fill up yung number of shares, tsaka yung trading participant, tsaka yung amount.
So pag in-enter mo yung number of shares, magto-total na rin siya dito, guys. So ang board lot niya, ang minimum shares niya ay 100. So example natin 100. So 1,200. Pag ginawa nating 1,000 yan, guys. So magiging 12,000 siya. Ngayon, kiklik natin. So pag napilapan na natin itong mga order natin, guys, click natin to. COL Financial Group. Kasi dito yung auto deduction don sa ano, sa subscription natin. Ngayon, click natin to para sa term and condition. So checkbox lang natin to acknowledge, guys. So basahin nyo na lang to, guys. Pero yun lang din naman yun, i-check natin yan. Then pag check nyan, guys, then subscribe. So pagka-click natin nung subscribe, guys, ito na yung mangyayari nung webpage ng PC natin. So mapapansin nyo dito, meron na siyang subscribe. Kanina wala pa yan. Wala pa siyang number of shares allocated kasi hindi pa siya bayad. Ngayon, hihintayin na lang natin. Magpa-pop up yan dun sa COL account natin, yung payment. Ngayon, pag na-receive ni COL, magkakaroon na siya ng number of shares dito once paid na yung ano natin, yung order natin. So additional yan, guys, makaka-receive din tayo ng email galing sa PCEC dun sa email register, dun sa registered email natin. So yan yung marireceive natin, yung sinubscribe nating IPO na Bank of Commerce. So yan yung mga details, guys, pag once na-click natin yung subscribe. So bali ito na lang yung hihintay natin, guys, yung authorization to pay. Ito yung sample lang, guys, no, nung nag IPO ako ng Citicorp. So lalabas din yan dito. I-click lang natin to pag once na receive nyo na yung authorization to pay. Ngayon, take note lang, guys, na siguraduhin nyo meron kayong sapat na balance, meron kayong sapat na balance amount para pag nag auto deduction si Call Financial dun sa ano mo subscription ay hindi siya ma-reject o ma-deny. So make sure that meron kang sufficient balance dun sa portfolio mo. So yun lang po, guys, sana nakapagbigay na naman tayo ng basic details or information. Always remember, guys, na dapat pa rin nating pag-aralan, suriin kung ano man yung mga bagay na dapat nating pasukin para yung ating mga in-invest or ginamit na pera ay hindi ito masayang. So kailangan talaga nating pag-aralan ng mabuti, guys. So maraming salamat po, guys, sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, guys. See you next time, guys. God bless. Bye.